Isa sa mga pangunahing isdang hanap sa buong bansa ay ang bangus. Ang bangus ay makikita sa lahat ng pamilihan, restoran, mahirap man o mayaman, gamit sa lahat ng tahanan. Kaya nga't ito'y pinagkakakitaan ng marami. Halos lahat ng bayan sa Pilipinas ay katatagpuan ng bangus. Dahilan kung bakit malaki pa rin ang produksyon. Bagamat mayroon na rin katapat ang bangus na abot kaya ng marami tulad ng tilapia, hindi pa rin nawawala sa hapagkainan ang bangus. Sa ngayon, 1,000 hektarya pa rin sa larangan ng pangisdaan ang nailalaan sa bangusan, sa mga fish pen at fish cages sa karagatan, sa mga lawa, at maging sa mga palaisdaang gawa ng tao sa kalupaan. Ayon sa mga ulat, maging mga bansang tulad ng China, Taiwan, Indonesia, Thailand, at ngayon Vietnam ay nakatuo ng pansin sa produksyon ng bangus. Sa Pilipinas, may pagkakataong kinakapos di umano ang mga producer ng similya ng bangus. Dahilan upang ang mga ito ay umangkat ng fry sa labas ng ating bansa. Kaya nga't pinagsisikapan ng mga dalubhasa na higit pang mapaunlad ang produksyon ng similya ng bangus. Sa Sifdek sa Kabisayaan at sa Binlok, Pangasinan, hindi tumitigil ang mga dalubhasa sa pagpapaunlad ng produksyon ng nasabing isda, matugunan lamang ang pangangailangan ng Pilipinas. At kaalinsabay nito'y makatulong sa mga naghahanap ng hanap buhay sa produksyon ng bangus. Actually, meron tayong bubuksan na project with JICA ngayon. Ito yung comprehensive outreach program natin at fish breeding sa bangus. Basically, focus ito sa bangus. At padadaliin natin yung transfer ng technologies sa mga farmers. Sa ngayon, nag-i-import tayo ng bangus fry na mga 1.3 billion a year para i-sustain lang yung operation ng mga bangus projects natin dito sa Pilipinas. Ang gusto natin matakpan itong importation na ito ng production natin from local hatcheries na competitive ang presyo doon sa mga imported fry. Okay, kabayan, dito po tayo sa ating po kinalalagyan tungkol po sa pag-aalaga po ng bangus at feeding time para po sa kanila. At marami po tayong mga katanungang tinatanggap mula po sa ating mga kababayan tungkol po sa pag-aalaga po ng bangus, mga kaibigan. At ito ay pag-uukulan po natin ng pansin sa pamamagitan po ng ating mga kabayang nakakaugnay sa ating palatuntunan, ating alamin. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Jeronimo nag-aanyaya. Halina po kayo muli sa ating palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang mga karagdagang kaalaman sa pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang ating alamin pagkalipas lamang ng ilang sandali. You'll always need a cake to celebrate. Learn to make the cake that will surely launch a new business. Decorate them yourselves with new techniques in icing. Be one great maker with GSK Gabayan sa Kabuhayan Cake Decorating Seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491.
sakasakali, meron bang ibang kombinasyon aside from what you have mentioned na pitrain, durok, wala namang ibang kombinasyon na maganda rin? Meron kaming white pitrain, combination ng pitrain yun at saka three white breeds. Pero pitrain pa rin? Part of the bloodline is pitrain. Bakit? Yan lang bang available sa buong mundo, ang pitrain lang? Yeah, pitrain lang ano eh. Very unique yung pitrain eh. Talagang yung pitrain, noted siya sa talagang manipis na manipis ang taba niya, halos balat, tapos laman na eh. Meron kaming nababasa na once upon a time, ang inumpisahan sa Amerika, mga Berkshire, Yorkshire, na mga uri ng hayop, yan ba wala na ngayon? Madami pa rin. Yung Yorkshire, ang tawag sa kanila, Yorkshire, dahil sa England. Pero pagdating sa Amerika, tawag nila dyan, Large White. Ah, Large White. Oo. Tapos in Berkshire, meron pa rin yun. Madami ngayon, lalo na nauuso din yun kasi noted siya for the quality of the meat, yung puro buta na karne. May marbling kasi yung laman niya, kaya masarap kainin. Meron ng dyan and dyan? Ini-infuse na rin namin yun sa unique lines namin. Okay. Doon sa ano sa mga nagtatanong, bakit interesado kayo sa Amerika lang ba nakukuha lahat dyan? Number one, mas madaling kumuha sa Amerika. Mas madaling mag-ship from America. Tsaka yung freight cost at tsaka yung mga veterinary cost, hindi kasing mahal kumpara sa Europe or Australia. Ang constraint natin sa Europe, masyadong mahal ang services nila eh. Lalo-lalo na sa aeroplano, sa freight. Tapos yung veterinary cost, mataas din. Tapos hindi medyo limited ang access mo sa mga genetics nila. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, ang pinakasentro punto ng ating pagsagot sa mga sulat na ating tinatanggap sa araw na ito ay tungkol po sa vermiculture. At kapiling po natin at nakapiling po natin, babalikan po natin ang ating kaibigan si Dr. Rafi Guerrero III tungkol po sa nasabing proyekto, kabayan. You'll always need a cake to celebrate. Learn to make the cake that will surely launch a new business. Decorate them yourselves with new techniques in icing. Be one great maker with GSK Gabayan sa Kabuhayan Cake Decorating Seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Ang ilang katanungan, kabayan. Una, ukol po sa tinatawag nating vermiculture na ating napag-usapan na sa ating palatuntunan. Mula kina Miss Purita L. Pamintuan, Leandro Chua at Melvin Posadas ng Metro Manila. Ayon sa ilang katanungan, kabayan, bakit daw biglang nawala ang vermiculture sa ating bansa? Gayong ang sabi ng mga dalubhasa ay may malaking pakinabang mula po sa nasabing alagain. Well, totoo po yan, kabayan. Noong circa 1980s, ginamit po ito ng mga negosyante sa kanilang sariling interes
at naging dahilan kung bakit ito po ay bumagsak bilang isang proyekto. Sa totoo lamang, kabayan, malaki ang maitutulong ng vermiculture sa paghahalaman, pag-aalaga ng hayop at isda, at sa paglalagay sa ayos ng ating kapaligiran. Ang casting po nito o dumi, abono po sa lupa. Ang bulati po ay gamit sa pakain sa hayop at isda. At nagtataglay po ito ng mataas na uri ng crude protein at madaling paramihin. Ang dalawang produkto na makukuha natin sa vermicomposting ay una yung organic fertilizer, no? Okay. Ito ay humus at maganda gamitin, ano? Ang ating programa ngayon sa ating farming system sa government ay to promote organic farming. Kasi ito ay mas sustainable at nakakatulong sa ating kapaligiran, ano? Tsaka nakakabawas din. Ngunit hindi tayo pwedeng pumalit ng buong-buo sa chemical. Kailangan din natin yon. Ang sinasabi ko ay pwede nating bawasan yung gamit ng chemical fertilizer. I think it's possible to have a 50-50 combination. Nasubukan na namin kasi sa farm namin yan, sa bae, sa rice, ano? At yung mga neighbors nga namin nagtatanong, ano bang ginawa nyo doon sa palay nyo? Bakit mas verde yan, mas matataba? No? Hindi naman kayo gumagamit. Verde, sir, ha? Verde, ha? Hindi itim, ha? Hindi itim, ha? Okay, so yun, ano? Pero ang hamon yata sa atin ngayon na ka-Jerry ay itong pangalawang produkto na sa buong mundo ngayon ay kailangan na kailangan, no? Kasi fish meal is becoming a scarce commodity. Give us a background on this background din, ano? Bakit nagiging scarce? Bakit nagiging kinakapos tayo sa mga fish meal? Kasi ganito yun, ka-Jerry, ang ating marine fisheries ngayon, stocks ay palit ng palit na because of overfishing, pollution, and other problems, no? So, ang prediction ng ating mga feed manufacturers ay kailangan na tayo maghanap ng isang ipapalit sa fish meal. Kasi ito ay isang strategic commodity. Yung bang fish meal, boss, na papalitan natin ng ano ng vermimil, magiging katumbas ba sa sustansya, sa sangkap, at saka do sa epekto nito sa ating palalaking mga hayop at isda? Kami ay gumawa ng studies ka Jerry na kung saan pinapakita na ang vermimil ay tumataglay ng 67% protein, no? Okay. Ang fish meal ay 65 lamang. Siyempre ang moisture content niyan ay nag-iiba. Nababawasan. Ang amino acid content naman ito ay comparable if not better than fish meal. Ganon. O tsaka may mas control tayo dito kasi control natin yung materyales sa dagat, hindi natin nakokontrol eh kung anong kinakain ng isda. Okay. At yun ay mga trash fish lamang. Kaya yung tinatawag na white fish meal, no, yung ginagamit sa sugpo feed, yun ang pinakamahal ka Jerry. Pwede natin palitin, no? At ito ay high quality protein. Pwede natin palit, boss. Pwede yan. Sagutin mo ako, pare ko. Pwede ka Jerry. Pwede ha. Vermiculture, kabayan. Ang isa pang katanungan ay ukol naman sa tupa at kambing. Ang mga proyektong ito, kabayan, ay makatutulong po sa ating kabuhayan. Sayang nga lamang at biglang naglaho po ito matapos na ikampanya ng ating palatuntunan. Tanong mula kay Cicero Landicho ng Batangas. Ang mga matataas na uri ng Boer goat ay makukuha po kay Ginoong Jomar Hizon ng Pampanga. Marami po siyang maayos na Boer goat sa kanyang alagaan. At matatagpuan po si Ginoong Hizon sa Pampanga's Best sa nasabing lalawigan. Naku, marami po tayong tanong ukol sa Mildos Platanos na saging, kabayan. Magpatala po kayo sa ating palatuntunan para sa ating fans club ng Mildos Platanos. Ang inyo pong mga pangalan, address o telephone numbers, ibigay po ninyo o ipadala sa ating palatuntunang ating alamin. Sa Hito Production, kabayan, sulat po mula kina Marites Salonga, John R. Cuevas ng Sampaloc, Manila, Bernie K. Dominguez ng Santa Cruz, Manila, Damian Kalingasa ng Kalumpit, Bulacan. Papaano ang paraan ng spawning ng nasabing isda? Alam po ninyo, kabayan, ayon po kay Ginoong Venery ng San Pablo, mayroon siyang ginagawang pagtuturo ukol dito at ang pinakamagandang paraan ay ang pagsasama ng African Hito at ng Native Hito. At maganda raw ang kalalabasan po nito. At huwag po kayong mag-alala, kami po naman ay patutungo sa CLSU upang makuha po natin ang pinakamagandang paraan ng pagkocross
ng mga native at African hito at ipakikita po natin sa ating palatuntunang ating alamin. Hito Production, kabayan. Okay, kabayan, Q&A portion ng ating palatuntunang ating alamin. Mamaya kabayan, antabay po kayo sa Gabayan sa Kabuhayan ng Ating Alamin, demonstration at paliwanag ukol sa ilang seminar ng GSK pagkalipas lamang ng ilang paalala. You'll always need a cake to celebrate. Learn to make the cake that will surely launch a new business. Decorate them yourselves with new techniques in icing. Be one great maker with GSK Gabayan sa Kabuhayan Cake Decorating Seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Okay, kabayan, sa mga nagtatanong sa ating programa sa mga darating na panahon, ituturo ng ating alamin ang ukol sa paggawa ng iba't ibang produkto mula sa gatas. Dairy production ang ating isasama sa ating palatuntunan sa GSK. Bilang bahagi ng mga kaalamang ipapahatid po namin sa pamamagitan ng mga seminar sa ating Gabayan sa Kabuhayan. Bueno, narito ang isang halimbawa ng mga seminar ng GSK ng ating alamin. Ito po ngayon ay isa sa mga demonstrations ng paggawa ng cake. Ihanda ang sugar, all-purpose flour, baking powder, salt, eggs, milk, and hot water. Pagsamasamahin lahat ng dry ingredients at haluin. Pagkatapos haluin, ilagay ang hot water. Maaari na itong i-bake. Pagkatapos i-bake, maaari na itong kortehan at pahiran ng icing ayon sa ating kagustuhan at paggagamitan. Ganito po ang finished product ng ating cake. Paalala din kabayan, kung sakaling interesado po kayo sa pagpaparami ng mga isdang tulad ng hito o ng panggasyus, tulad din ng karpa o carp, ituturo po ng ating alamin sa GSK ang tinatawag po nating artificial spawning o produksyon ng mga fingerlings mula po sa hito at panggasyus o karpa bilang katugunan sa mga requests sa ating programa. Gabayan sa Kabuhayan ng palatuntunan ating alamin. Okay, kabayan, habang kayo po ay nanonood, antabayan naman po ninyo ang mga bagay na atin pong naisama sa araw na ito sa ating palatuntunan, mga karagdagang kaalaman tungkol po sa iba't ibang mga kaganapan sa pananakahan, pangisdaan at mga palatuntunang pangkabuhayan sa ating special feature, kabayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala.
You'll always need a cake to celebrate. Learn to make the cake that will surely launch a new business. Decorate them yourselves with new techniques in icing. Be one great maker with GSK Gabayan sa Kabuhayan Cake Decorating Seminar. Gabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Okay, Gabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Alam po ninyo, nung tayo po ay nasa radyo sa 738 sa Philippine Broadcasting Service, naging panauhin po natin si Director Willie Cruz ng Region 3 na magiging director po ng Region 4A sa mga darating na araw. Ipinaliwanag po niya, binigyang diin ang isang proyekto tungkol po sa produksyon ng bangus. At dito, marami po ang mga katanungang tinanggap ang ating palatuntunan. Kung interesado po kayo, makipag-ugdayan po kayo sa kanila sa Region 4A sapagkat napakagandang hanap buhay at negosyo ang pwede po ninyong pasukan sa aquaculture, lalong-lalo na ang ating pong mahilig sa larangan ng pangisdaan. Ang kapiling po natin sa araw na ito at magpapaliwanag tungkol sa produksyon ng bangus. Fry production muna tayo, kabayan. Walang iba kung hindi si Director Willie Cruz ng Region 3, ano po, na ngayon ay magiging director po ng Region 4A, Bangus Production, kabayan. Director Cruz, mayroon po mga nagtatanong tungkol po dun sa interview na ginawa po natin sa Philippine Broadcasting Service. Yung pong bagong proyektong narinig po namin sa inyo tungkol sa produksyon ng bangus. Ano po ang orientasyon nito at ano po ang magiging kalalabasan po nito? Opo, kasi po nakita po kasi na ating agency na medyo kinukulang po tayo ng fry ng bangus. Opo. At nag-aangkat po tayo ng around 1.5 to 2 billion fry sa Indonesia. So nakita po nung ating good secretary ito, kaya sa BIPAR po, gumawa po kami ng isang paunang hakbang. Ito po yung pag-establish po ng mga tinatawag nating community-based larval rearing facility. Aha. Opo, ito po ay ilalagay doon sa malalapit na mga bangus settlement station natin. Kasi po yung mga bangus breeding station natin, minsan, dahil kung kunti naman po yung mga larval rearing facility nila at maraming produksyon ng itlog. Kaya po natinatapon lang yung ibang itlog. So para po hindi masayang ito, nagawa po tayo ng community-based larval rearing facility na model. Nagkakalaga po ito ng around 1.5 million. Meron na po itong operational expenses inclusive na po ito. Dito po ay kaya po mag-produce ng 7.5 million a year sa limang runs. Mm. So, initially po ang gagawa po tayo ngayon ng around 20 po muna. Pero ang target po natin para po ma-produce na ito yung around 700 million ay pagkatayo po tayo ng mga 159 ito. For the following 2 years, 3 years, or 3 years. Kung matanong po namin kayo, saan po mga ilalagay po itong mga itong mga proyektong ito? Una po, meron po tayong mga central bangus station na breeding station natin. Kaya po sa Region 1, yan po yung sa Binlok. Sa Region 4 po, nandiyan naman po yung sa Mayunisan. Sa 5, meron din po tayo sa PV. Yung 6 naman po, nandiyan po ang Sipdek. So, yung pong sobrang itlog na Sipdek, kukunin po natin tayo naman ng mag-larval rearing. Tapos, sa may 7 po, nandiyan po yung pinakamalaki, yung sa Kalape. Mm-hmm. So, Sambuanga rin po meron siya. So, almost mga sabihin po natin mga
na yung regions meron sila. So dito po natin sa paligid nito yung not more than mga travel na 6 hours. Ito po yung lalagyan po natin ng mga ibinog. Ay nang larp mga community based na temporary facility. Ano po ang magiging role po ng mga tao? Ito po ba sa private sector participation po ito? Opo, private sector participation po ito. Bali, dadal po of course na ating mga LGU. Sila yung mag-provide ng area kung meron sila. And then ipuputap natin ito. Initially, you operate ito ng VFAR. Pero may training component po ito. So once na kung ang target po natin unang-una yung ating mga para po sa generation ng employment, yung ating mga fisher po association, of course yung ating mga IPs and even the OFWs na interesado na gusto nilang maging recipients ng mga verbal rearing facility na ito para hindi natin sila mag-abroad. Kung included po sila doon sa kinukonsider natin. Kung sakasakali, halimbawa sa Fisher Folk po, Direktor, ano po, ano-anong mga facilities ang kailangan para sila nga ay makapag-participate? Bali, complete package na po ito. Meron siyang mga fiberglass tanks ito. Basta merong air support system. Like material lang po itong buong niya para hindi masyado mainit. Gawa siya sa yung pinaka-frame niya po, yung structural niya. Eh mga kukulamber lang pero yung may po mga pawit din. Pero ang matibay po dito yung mga carbon rearing tanks po niya, mga fiberglass po ito. So, bali, buo po ito, isang structure ito na isang na i-award po natin pag doon sa ating mga na-trained at maalam na ng mga LGUs, ay mga fisher folk other associations. Kung sakasakali, halimbawa, ako po ay isang fisher folk, ano po, at sasali ako dyan, ito po bang lahat ng mga binanggit ninyo, ibibigay po ninyo, babayaran ko, o ito po ay libre? Ang concept, initially po, libre po lahat ito, including, meron po kasi siyang to operate this, meron siyang isang utility sa isang technical na kasama na po doon sa programa. Aha. Ang walang po, kailangan po ititrain yung mga maawardan. At nandiyan na po muna yung tao natin. Pero once po kumikita na po ito, yun po, totally po, i-award na po ito. Ito namang fry po kasi, bibenta naman po ito sa mga nag-nursery naman. Mm-hmm. So mostly yung ating mga nag-nursery ay nasa Bulacan area. Mm-hmm. Whereas ang kanila pong requirement is 800 million to 1.2 billion fry per year po. Mm-hmm. Yan yung requirement nila. Yung po bang magpa-participate dito, sila po ang magpo-produce ng mga fry o sila po ang magpapalaki ng mga fry? Sila po ang from egg to larval rearing po, from egg po to fry is around 21 days po yan. Magagaling sa inyo? Opo. Yung mga fry, 21 days magiging fry na ito. Aha. At pag fry na po siya, ibibenta naman nila sa mga nagna-nursery yung pong nagpo-produce po ng ating mga hati rin, yung mga fingerlings po ng bangus na mostly po nasa Bulacan po, Bulacan area po yan. Direktor, nabalitaan ko na lilipat kayo sa Region 4. Paano po ito pagka nasa Region 4 kayo? Kasali ba kami sa region sa proyektong ito, yung mga taga Region 4A? Oh, actually po, ano po ito eh, national program po na ako national po yung ni Director Gonggo na ako yung focal person doon sa program na to. At last week ay in-work out po namin yung doon sa funding na. So most within the week po ma-provide po yun para naman po doon sa transfer ng funds sa ating mga regional offices para ma-implement na po yung program. Naku, Director, napakaraming. Ilang mga fiberglass funds po ang ipapagawa po ninyo para dito? Initially po, bali ano po siya, bali 300. 300? Opo, so, 300. Piling-pili yung mga magpa-participate? Opo, kailangan po dadaan talaga sila ng training. Aha. Teka muna, sir.
Meron kaming isang tanong na tinanggap dito. Ano po, kapapasok lang ng tanong. Ano ba ito? Fresh water, brackish water, o sa saline water po? Marine po ito, marine. Sa marine? Saline. Opo, marine. So, kung sakasakali ang aking pong fish pond ay nasa fresh water, pwede naman ako maghalo, gagawin kong maalat, ano? Pwede rin po, pero hindi po, sa larval rearing po kasi, hindi po, purely marine po siya. Purely marine, okay. Opo. Ano, yung, ano? Yung pong sa nursery lang po, doon lang po siya nagiging brackish. Okay, gabayan, sa mga darating na araw, pag-uusapan natin at babalikan po natin ang tungkol sa bangus, ano po, sa mga binanggit niya, fry muna, pagkatapos fingerlings, pagkatapos grow out, kabayan, at yan ay magiging bahagi po ng ating livelihood project na isinusulong ng ating palatuntunang ating alamin. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Jeronimo sa ating palatuntunan, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang produksyon ng bangus ay ating pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli! Mabuhay po kayong lahat, kabayan. Ayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunang ating alamin.